Kayo ay nanonood sa Katipunan Channel. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na, laban sa kahirapan, panlipunan ng katarungan. Angat ang kabuhayan, ahon sa kinabukasan, magsasaka, magkaisa. Angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. Ahon, mga magsasaka. Matapat na pamamahala ang ating adhikain, pag-angat at pag-ahon sa bayan nating tugon. Inahin ang kakayahan, iangat ang kabuhayan, uring magsasaka tayo ay umahon na. Angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. 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 Boses ng magsasaka, maghahatid ng kaalamang pang-agrikultura. Kapakipakinabang sa mga magtatanim ng palay, mais, gulay, magninyog at mangingisda. Boses ng magsasaka, ilalahad ang mga programa, proyekto at batas ng pamahalaan na maaaring pakinabangan ng magsasaka. Magsisilbing tulay ng mga ordinaryong tao upang maiparating sa pamahalaan ang mga mungkahi, hinaing at pulso ng bayan. Boses ng magsasaka. Tatalakayin at hihimayin ang mga kaalamang dapat ibahagi sa magsasakang Pilipino gamit ang siyensya, teknolohiya, makinarya at iba pang hakbangin ng pamahalaan at pribadong hanay para paunlarin ang agrikultura sa bansa. Boses ng magsasaka. Ipaglalaban ng magsasaka sa mga tiwaling gawain na balakid sa pag-unlad ng pagsasaka sa bansa. Kakampi ng magsasaka. Pupurihin ang mga lingkod bayan na gumagawa ng kabutihan at tulong sa mga magsasaka. Kokondenahin ang mga tiwali at nang aapi sa mga maralitang magsasaka. Sisiguruhin iaangat at iaaho ng buhay ng bawat magsasakang Pilipino para sa kagalingan ng sambayanan. Boses ng magsasaka. Handog sa inyo ng tunay na magsasakang si Casilver Bonto, kasama rin si Cathy Cruz. Magandang araw, Pilipinas! Magandang araw, Luzon, Visayas at Mindanao. At sa lahat ng ating mga kababayan sa iba't ibang panig ng mundo. Welcome po sa palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod, Cathy Cruz, na inyo pong makakasama sa loob ng isang oras. Sa lahat po ng ating mga masugid na tagasubaybay, maaari po kayo magpadala ng text sa 0915
0968-258-4091. O maaari din po kayo magpadala ng sulat troniko kung may nais po kayong ibahagi sa amin na impormasyon o mungkahi na nais po ninyong talakayin natin sa ating palatuntunan. Magpadala lamang po ng sulat troniko sa bosesnangmagsasaka@gmail.com o bisitahin po ang ating pong social media pages, ang ating pong karipunan channel at BDT Radio Production. Ngayon, nako, isang oras po tayo na magtatalakayan, isang panibago na naman pong usapang agrikultura. But this time, merong kakaibang masasabi nating sangkap o magiging sangkap ang ating mga agricultural products sa napakasikat na alam naman po natin, tinapay, pandesal, diba? Yan po ang nag-iisa at katangi-tangi. Gumawa man ang ibang mga tao sa iba't ibang parte ng mundo, pero natatangi po ang pandesal ng Pilipino. Well, ngayon pong araw pong ito ay makakasama po natin ang dati pong Vice President at siya po ang spokesman ng Philippine Federation of Bakers Association. Of course, di ko na patatagalin, walang iba kundi si Ginoong Chito B. Chavez. Magandang hapon po sa inyo, Sir Chito. Magandang hapon naman, Ma'am Kat. Opo, magandang hapon po sa inyong lahat. Isang karangalan po muli na kayo ay makasama ko dito sa ating palatuntunang boses ng magsasaka. Nako, alam niyo po, nakakatuwa na isipin na pagdating sa usapin talagang tinapay, ikaw yung kaagad-agad maiisip kaagad eh. Bantog na bantog po kasi pag sinabi mo yung Chito Chavez, ay, yan yung masarap na pandesal. Ay, yan yung masarap na mga pagkaing tinapay na iba't ibang klase. Pero, well, dahil tayo ay nasa boses ng magsasaka, gusto ko lang pong ibigay ang pagkakataong ito upang maging tinig po ng inyong samahan ng Philippine Federation of Bakers Association na batid po ng ating mga kababayan na kayo ay nagmula pa sa bayan po ng Cuenca, Batangas. At batid po ng marami sa atin na nakakakilala sa inyo at mga nakapanood na sa inyo, Sir Chito, na tinagurian nilang ang Cuenca, Batangas ay home of the bakers. Ngayon po, gusto kong malaman sa inyo, Sir Chito, bilang dati pong Vice President, PFBAI, ano po ba ang nakikita niyong mga dapat pang gawin, lalo na sa Batangas po, iba't iba rin ang mga produktong nandiyan na itinatanim ng ating mga magsasaka na pwedeng pakinabangan pagdating sa nutrisyon, pagdating din po makatulong din po sa mga kapwa magsasaka natin na kung saan ay magamit ang kanilang mga produkto, hindi masayang. Kasi alam po natin, di ba, ang dami pong napapabalita na natatapon lang yung mga produkto nila, hindi nabibili, hindi na itatransport dahil sa mahal po ng gasolina o pagpapaupa po ng sasakyan para maitransport po in Metro Manila. This time, gusto ko lang pong malaman sa inyo, kung paano ba na ang agrikulturang produkto ay magamit pagdating sa baking? Ano po ba yung kinabukasan ng baking industry at ng Cuenca, Batangas bilang isang home of the bakers? Yan po ang ating pag-uusapan po ngayon, mga kababayan. Kaya please stay tuned. Patuloy po kayong sumubaybay dito at standby kayo, just relax. At namnamin po natin ang mga impormasyon na atin pong makakalap mula sa ating panauhin po ngayon. For the meantime, bago po tayo umusad sa ating talakayan, pakinggan po muna natin ang tagapagtaguyod ng palatuntunang ito. Kayo ay nakikinig sa programang Boses ng Magsasaka. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores.
Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hill Spa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hill Spa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hill Spa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Okay, tayo po ang muling nagbabalik dito pa rin sa ating palatuntunang Boses ng Magsasaka. Ito po ang inyong lingkod. Kasama pa rin ang ating panauhin ngayon, si Ginoong Chito Chavez. Sir Chito, nako, pinag-usapan natin ngayon itong tungkol sa mga agric products, no, na pwedeng gamitin pagdating sa baking industry. Baka po nais niyong magkwento sa amin ukol dito. Sir Chito? Unang-una, ang agricultural product po ng ating bansa katulad ng kamote, kamoteng kahoy, kamoteng baging, ube, kalabasa, carrots, potato, ito po'y pwedeng gamitin sa mga produktong tinapay na ginagawa ng ating mga panaderong Pilipino. Ang pandesal po ay pwedeng lagyan ng kalabasa, pwede po itong lagyan ng carrots, pwede po itong lagyan ng potato, pwede po itong lagyan ng ube. Ito po ay kung magagawa lang po natin, napakalaking tulong po nito sa mga nasa laylayan ng lipunan na nagtatanim sa ating kabukiran. Magkakaroon po ng bagong produkto ang mga panadero sa paglulunsad ng iba't ibang uri ng pandesal na ginamitan ng agricultural product, kahit po ensaymada. Alam niyo po, ako po ay nagmula sa munting bayan ng Cuenca. Ang mga taga-Cuenca po ay mga panaderong gumagawa ng pandesal noon pa man hanggang ngayon. Hindi lamang po sa bayan ng Cuenca, sa Kalakhang, Maynila at sa Karating po. Kami po kung tawagin ay mga pandesal maker na mga panadero na dumayo pa sa iba't ibang lugar ng ating kapuluan. Marami po ang mga panaderong taga Cuenca na sa ngayon ay nahihirapan sa pagtitinda o pagbibake ng kanilang pandesal dahil napakarami po ang kadahilanan nito. Ngayon, ang atin pong isang naisip noon pa man na aming pinagplanuhan ng mga kasama ko noon sa asosasyon ng panadero ay yung pong pag-hybrid, Ma'am Kat. I-hybrid po natin sa harina na trigo, ang mga kalabasa, ang malunggay, ang atin pong kamote, ang atin pong potato, ang atin pong iba't ibang uri ng agrikultura, para nang sa ganon ay magkaroon ng ekonomiya sa agricultural sector at magkaroon naman ng bagong produkto na pwedeng ilunsad ng mga panadero. Ako nga po yung natutuwa minsan nung isang last week, tinawagan ako ng isang konsehal sa amin sa bayan ng Cuenca at ang sabi niya sa akin, Kuya Chito, binabalak namin o na magkaroon ng legislation na ang bayan ng Cuenca ay maging home of the bakers o kikilanlin sa pamamagitan ng paggawa ng isang resolusyon o batas na ito'y officially kikilanlin ng ating bayan na ang mga panaderong taga-Cuenca na gumagawa ng pandesal ay mabigyan dangal sa pamamagitan ng pangalan na tatak na ika na Cuenca, home of the bakers. Ang dugtong ko sa kanya, ilagay mo na rin ang isang ang sa iyong panukala na this is the symbol of the community bakery in the country. Bakit po simbolo? Karamihan po sa ating magtitinapay na gumagawa ng pandesal ay Batanggenyo. At karamihan sa Batanggenyong ito ay mga taga-Cuenca. Tama lang po naman siguro na sa mahabang panahon ng aming bayan ay nakapag-produce ng mga mayors, doctors, engineers, accountants, professional, and so on and so forth. Na sa mahabang panahon, ang bayan po ng Cuenca ay naging, ang mga naging mayor ay karamihan ay panadero. Ang nakaupong mayor sa kasalukuyan ay isa rin pong may-ari ng bakery. Meron po kaming doktor na
practicing physician ng nakaraan who owns a bakery. A prosecutor who is a lawyer na naging ang kanyang pamilya ay bakery operator din. Yung pong mga nakaraang alkalde ng aming bayan, karamihan ay mga nagtinapay. Siguro tama lang na ang Cuenca ay madeklara na this is Cuenca, the home of the bakers, which is the symbol of the community bakery in the country. Sana po yung sinabi sa atin ni Consihal Let, si Consihal Let Javier na isang tagabungahan, ay magkaroon ng katotohanan. Ito po ay napakalaking tulong na moral sa kaisipan at damdamin ng bawat kwenkanyong panadero na madeklara ang aming bayan sa ganitong paraan. Mm-mm. Maganda po yung pahayag na inilabas nyo ngayon, Sir Chito. Kasi alam nyo po, sa kasaysayan po natin, bago pa po lumabas yung mga naglalakihan pong mga malls, diba? At mga sabi na nating mga shopping center, talagang yung mga community bakery ang unang-unang parang nagsilbing hindi lang siya bakery, kundi parang naging tindahan din po siya eh. Naalala ko po yon nung mga kabataan po natin na for every block, for every street, merong isang bakery po talaga at makikita mo talaga ang mga tao humuhugos. Alas 5 pa lang na madaling araw makikita mo yung mga tao nagbibilihan ng pandesal, nagbibilihan ng pambaon para sa kanilang mga anak at hindi lilipas ang umagang yon nang hindi nagkakape at nagtitinapay. Diba? Naalala ko po yun eh. At makikita mo talaga noon buhay na buhay ang pagnenegosyo sa mga komunidad. Isang paraan yon para makikita mo na ang ekonomiya ay buhay. Kasi simbolo po yun, ako sa akin, Sir Chito, simbolo po yun na ang mga tao merong kakayahan na bumili. Yung power na makabili po ng mga kung ano man yung produktong yun. Lalo na yan, yung community bakery po na yan. Pag yan ay nabuhay at kilalanin, etong sinasabi niyong sa Cuenca, Batangas, na bagamat sila ay nakakalat na hindi lang sa Metro Manila, kundi sa mga karatig na bayan, pero ang lahi nila ay nagpugat talaga sa Cuenca, Batangas, ay talagang mukhang mabubuhay niyo ang mga community bakery sa ating bansa. Pero may curious lang ako, Sir Chito, kanina may sinasabi ka na may problema ang ating mga community bakeries. Pwede po bang malaman kung ano ang kasalukuyang kung bakit po sila tila nahihirapan sa kanilang kasalukuyang sitwasyon? Ano po ba yung nagiging balakid para magtuloy-tuloy at manatili po na nakatayo yung mga community bakeries po natin sa ating mga, hindi lang Metro Manila, kundi lalo na sa mga kanayunan? Unang-unang struggle ng community bakery, Ma'am Kat, pag ako tinanong. Ang community bakery, walang marketing. Hindi katulad ng isang malaking panadriya na may mga marketing collateral silang nagagawa. Pangalawa, ang community bakery napakabagal ng improvement, research and development ng kanyang produkto. Yun ang mga struggle eh. Dapat magkaroon tayo ng mga bagong produkto na itinitinda sa community bakery. Isa pa, yung kakulangan ng ayuda ng ating pamahalaan sa kabila ng pandemya, sa kabila ng economic crisis, dapat makadama rin kami ng konting ayuda. Lalo na kapag kami gumamit na ng agricultural products sa ating pagtitinapay. Tingnan mo, Ma'am Kat, kung ang ating importation, assuming, eto assumption lang, ang assumption natin is 1 billion importation ng trigo, ay nagkaroon tayo ng paggamit ng 30% na agricultural product. Ay di 300 milyon, binili natin ang agrikulturang Pilipino. Natulungan natin ang magsasakang Pilipino sa pamamagitan ng 300 milyong dolyar. Nagkaroon pa ng bagong produkto ang mga panadriya sa pamamagitan ng bagong malunggay pandesal, squash pandesal, potato pandesal, ubi pandesal,
carrot pandesal, banana breads, and so on and so forth, mabubuhay. Pagkakaroon tayo ng ekonomiya, mabibili ng mga bakery ang produkto ng magsasaka, makakabili naman ang tinapay sa amin ang mga magsasaka, lalakas ang bakery at nabuhay ang pagsasaka sa bansa. At ang unang-unang makikinabang dito ay ang bayan ng Cuenca na magpapandesal dahil napakagandang i-trial nito ay sa pandesal. No. Okay. Tingnan mo, Ma'am Kat, lahat ng malalaking bakery nakikita ko kung di ako nagkakamali. Nag-umpisa yan na community bakery. Yes. Pero alam dyan na isang community bakery dati in 1960s mahigit na siyang isang taon. Ngayon siya ay community bakery na. May community bakery pa siya. May commercial bakery pa siya. Industrial bakery pa siya. Mayaman na siya. Habang lumalaki ang mga bakery ito in terms of improvement and development in so many aspects, naiiwan naman yung mga community bakery because of lack of development, lack of vision, lack of action. There are so many lacking points because there is no guidance coming from anybody. And I was too happy when Consihal Lek Habir of Cuenca, Batangas approached me and tell me, Kuya Chito, gusto kong mag-legislate ng isang batas na kilalin ang Cuenca as home of the bakers. Ang sabi ko, idugtong mo naman ng symbol of the community bakery industry in the country. Bakit? Pag nakapasa ang legislation mo, nalaman ito ng provincial, nakarating ito sa legislative body natin, ang Senate and Congress, nakarating ito sa Malacañang, makikita nila ang importansya ng community bakery. Dahil may isa ng bayan na kumilala sa community bakery at buong community bakery sa bansa, makikinabang. Doon sa pinakita ko sa iyong vision kung paano gamitin ang agricultural product. Yes, oo. Biglang pumasok sa isip ko, Sir Chito, kasi ayon po sa datos, araw-araw ha, 95 na bata sa Pilipinas ang namamatay dahil sa malnutrisyon. 27 sa 1,000 batang Pilipino ay hindi nakakalagpas sa kanilang 5th kaarawan. Ang 3rd bahagi ng mga batang Pilipino naman ay bansot o kulang sa kanilang edad. Yung pagkabansot po pagkatapos ng 2 taong gulang ay maaaring maging permanente na at hindi na maibalik at kahit o posible na ito rin ay maging sanhi ng pagkamatay. So ano po ang ibig kong sabihin dito? Ang ibig sabihin dito sa paggamit po ninyo ng mga agricultural products, dahil alam naman po natin when we talk of kalabasa, carrots, at kung ano-ano pa, kamote, kamoteng kahoy, potato, ube, malunggay, alam mo, pag hinalo mo yan sa pandesal, Sir Chito, lalabas yung natural na tawag dito, yung nutrients, di ba? Makakain nila, eh magkano lang naman ang isang pandesal, di ba? Kumbaga, abot kaya, makakatulong pa sila sa mga bata. Iniisip ko kung makakatulong din o siguro maganda rin maisama sa research nung inyong konsehal mula sa Batangas, Sir Chito, ang tungkol sa pag-aaral na to. Kasi nalaman ko na dun sa DOST Region 1, pero ito ay grupo ng Nutridense Food Manufacturing na tinulungan din sila ng DOST. Alam niyo po ba na silang ngayon ang nagsusupply ng pagkain, pero itong mga pagkain na to, akala mo chichirya lang, pero hindi po siya chichirya, kundi galing sa mga gulay naman po. At sila ang nagsusupply sa mga elementary students nationwide, Sir Chito, particularly in Region 1. Ang kapartner po ng grupong ito ay DOST, FNRI, National, yung NNC yata, National Nutrition Council, NNC, tama, DOH, yan po ang kapartner nila.
And mind you, nalaman ko na milyon-milyon na produkto ang ginagawa nila mula dito sa mga agricultural products na to. Ngayon ako napaisip dyan sa sinasabi mo, kung nagagawa ito sa ganitong, sabi na natin sa Region 1, ganito yung ginagawa ng DepEd, mga school-based, DepEd school-based feeding program, DSWD, National Nutrition Council, DOST, DOH. Aba sir, buhay na buhay ang mga panedero natin at buhay din ang mga farmers natin. Can you imagine kung gaano kalaki? Kaya maganda siguro, sir, ako personal suggestion ko, knowing na may mga nai-interview ako, maganda po siguro makapag magkaroon kayo ng pagkakataon together with the counselor na nagpo-propose ng ganito, makipag-ugnayan din po kayo sa mga ahensyang to para ano rin po to, daan din po para matulungan din ang mga panadero, matulungan din ang mga magsasaka natin, Sir Chito. Alam mo, ako noong isang linggo, nasa Batangas State University ako. Okay. Nakipag-usap ako sa kanila na pwede bang gawan nyo ng research sa bakery industry? Anong challenge ko sa kanila? Saan nyo gustong papuntahin? Globalization? Saan nyo gustong papuntahin? The use of agri-products? Saan nyo gustong papuntahin? Yung sunset industry ng pandesal making, gawin natin sunrise industry. Nakiusap po ako sa Batangas State University. Sana ituloy po namin yung aming proyekto together with the Office of the Governor and the Office of the Mayor of Cuenca. To our country, that we can revive the pandesal making, which is being a livelihood project ng mga taga-Cuenca, ng mga Batangueño. Alam nyo, pag tinulungan nyo ang Batangay yung Cuenca nyo o ang Cuenca yung Batangay nyo, ang tinulungan po ninyo ay lahat ng community bakery sa buong bansa. Because from my word, from my statement, I see in my thinking that Cuenca is the symbol of the community bakery in the country. Why? Eh, ito po yung livelihood project ng mga taga-Cuenca. Considering that pandesal in the past controls 40% of the flour going into bread, which is now 19%. When I was president of Samahang Cuenca sa Kalakang, Maynila in 1984 to 1990, the number of bakeries na Cuenca nyo, nasa mahigit pong 1,000 yan. And nito pong nakaraang November 6 and 7, nagkaroon ng festivity sa bayan ng Cuenca Bila para sariwain ang karawan ng Cuenca, nagbilang ang LGU, mahigit na lang 200. That's why in one of my interview sa isa pong kilalang radio station, nakabigla ako na sabi ko, parang sunset industry ang pandesal making. Oo nga. I don't want this to happen. Why? Pandesal is a national brand almost. If agri-products is being used as part of the ingredients in pandesal making, bakit ba ito hindi magiging national bread pag ako tinanong? Ito naman ay opinion ko lang. Ang harina, imported. Mm-hmm. Ang mantika, imported. Ang asukal, imported. Ang asin, imported. Ang yeast, imported. Local manpower na lang ang hindi imported dito sa katubig. If we push the use of agri-products in agri-bread, which I think and I do believe that agri-bread is the future of the bakery industry. Ang paniniwala ko po ang agricultural agri-bread ang kinabukasan ng agriculture ng bakery industry at kinabukasan ng agriculture sa ating bansa. Tingnan po niyo, Ma'am Kat, na import tayo ng bigas. Mm-hmm. E pag umimport po tayo ng bigas, mas marami na po ngayon ang nagsisip sa pagkain ng Tinapay. Why? Unang-una, sabi niyo kanina, marami yung mga malnourished. Yes. Ay madali, andali lang i-fortify ng tinapay. Mm-hmm. Tuwing November 7, kung di po ako nagkakamali, it is the anniversary of fortification law. May fortification law po tayo na dapat bigas, mantika, asin, harina, tinapay, dapat po ito fortify.
Pero kayo po ang nagsabi kanina, kung ito'y gagamitan ng malunggay, kalabasa, ube, eh natural ko na yan. May mga vitamins na pong daladala yan. Yes. And secondly, ang ating pong July is a month of pagkain ng gulay. Yung awareness po ito sa nutrition month natin. Eh, sa tinapay natin, kung linagyan na natin ng gulay, ang ating mga kabataan, ang magiging education and awareness, kumakain na sila ng gulay. Correcto. Now, kung naging matagumpay yung mga chips, yung mga dried products na ginawa ng ibang bansa, katulad ng Thailand and so on and so forth, at nagagawa ng Region 1 sa tulong ng DOST, DOST, PNRI, Department of Trade, Department of Agriculture, Office of the Governor of Patangas, Wenka, yung pong aming mayor na magtitinapay, na aming alkalde. Pwede po bang katukin po ang inyong puso at isipan? Gawin po natin ko sa pandesal. Baka kaya naman po pwede. Oo. Alam mo and na, I'm very much willing to help si Ma'am Kat po ng boses ng magsasaka. Ang lakas na ng boses ngayon sa pandesal na may agricultural product. Naunawaan niya ako. Sana po maunawaan din ako. Lalong-lalo na po ang ating Pangulo ng bansa na kung saan ang kanyang ama ang nagbigay inspirasyon sa akin para gawin namin ang agricultural product sa tinapay. Dahil noong pong 1984 na maghirap ng harina, ang sabi ng matandang Marcos, gamitin ang agri-product sa tinapay. Hindi namin magawa noon. I was a young baker during that time, dreaming somehow, someday, magagawa ito. I think this is the time. Time po siguro ng inyong anak. Sana po marinig ako sa palasyo. Handa po akong makipag-ugnayan at makipagtulungan para matuloy ang proyektong ito dahil ang paniniwala ko, this is food for the table and economic stability by using the agri-bread, using the agricultural sector, using the bakery industry towards getting globalization. Bakit? Ang daming Pilipino sa mundo na kumakain ng pandesal. Sana po ito'y maging katuparan sa susunod na panahon. Nako. Alam mo, excited ako dyan. At suggestion lang po ito sa akin, Sir Chito. Kasi napakaganda po ng nasa isip po ninyo. At tingin ko, mukhang kailangan nating gumawa tayo ng isang kapulungan. I don't know how you call it. Pero siguro sa pangunguna ng Philippine Federation of Bakers Association Incorporated, maganda siguro magkaroon ng tinatawag tayong summit and we will invite the National Nutrition Council, we will invite DOST FNRI, we will invite the Department of Agriculture, and we will also invite the governor and local government, maybe, of Batangas para pag-usapan natin to. E, kumbaga parang ano ba ang pwede niyong itulong para sa mga panadero at para sa mga magsasaka natin. Kasi kung hindi natin gagawin to na pag-iisahin natin sila, kasi para makita nila kung ano yung vision, kung saan yung gusto nyong mangyari. Nandun na sila eh. Nandun na sila sa kapulungan. And hindi naman sa ano, mapepwersa sila. Pero siguro magkakaroon, mabubuksan ng isip nila kung paano makakatulong. And not only the DOST FNRI, but the DOST Secretary itself. So that magkaroon sila ng allocation together with this DOH. Kasi, di ba, maraming nagugutom na Pilipino eh. Maraming malnourished. Ano ba naman? Pwede naman tayong kumuha ng mga farmers natin, meron kumbaga, sino ba yung mga sa Batangas, let's say for example, sino yung mga farmers dyan na nagtatanim ng mga kalabasa, ng mga carrots, ng mga malunggay, o di sila ang magsusupply ngayon sa mga panadero. I'm sure ang organisasyon po ninyo ay meron pong listahan ng tinatawag po nating mga members o mga ano po, listahan ng mga bakers po at bakery. Hindi lang siguro sa Batangas, pero maganda sa Batangas muna para doon ang kick-off. Hanggang sa later on, ikalat na nationwide.
na itulak ito for every region, 'di ba? For every province together maybe with the DTI, kasi para ang dating ng programa ay maging holistic at mismo ang gobyerno, kung makakapunta nga ang pangulo ng bansa, mas maganda para magkaroon siya automatiko ng tinatawag nating uutusan niya lahat ng government agency, particularly involved sa agriculture, involved dito sa research, food and nutrition research, at mismong yung nagdi-deploy, even DSWD. Kasi ang DSWD, alam kagad nila sino ba yung mga 4Ps na yan na kailangan, pati ang DepEd. So makikita mo kaagad doon sa summit, imbitahan ng DepEd, DOST FNRI, DOST Secretary, DTI, Department of Agriculture, DSWD, DOH. My God, Sir Chito, mabilis pala sa alas 4 yan. Itutulak nila yan at magkakaroon, mas lalong magiging malakas ngayon ang local government, yung sinasabi po ninyong konsehal, na gustong ideklara na ang bayan ng Cuenca ay maging itagurian na Batangas of Home of Bakers. At sila ang tinatawag nating national community bakers ng bansa. Hindi po ba? Ako, sa akin lang po, suggestion lang po yon, Sir Chito. It's quite a big event, but I'm sure ang goal ninyo, makukuha ninyo. Alam nyo, kaya lang ako nagtsatsaga rito na ituloy ang proyektong ito. I was being inspired that the little town of Cuenca, province of Batangas, to whom it is being called Home of the Bakers, yung pong namamatay na livelihood project ng aking kababayan, pati po yung aking hanap buhay, baka naman po ito ma-revive. Considering that a thousand of bakeries from Cuenca so many years back, and today, they have the number of bakeries to which lumiit ng malaki. Kung ito nangyayari sa bayan ng Cuenca, nangyayari ito sa buong bansa. I stand to be corrected in my statement. Ngayon, kung ito po ay matutulungan ng pamahalaan at madidinig kami at mag-uumpisa ito sa bayan ng Cuenca, alam mo, Ma'am Kat, napakaganda nung ginawa ni Konsehal Lep. Alam mo ba, ibabalita ko lang sa inyo. Merong isang naging appointed vice mayor ng Makati, si Konsehal Leo Magpantay, na napakatagal na naging konsehal. Panadero yan, manggagawa yan ng pandesal eh, na lagi niyang itinagmamalaki. Pare, ako yung panadero. At hindi ako magiging konsehal, hindi ako makakapag-aral kung hindi ako, dahil nag-umpisa akong magrarasyon ng tinapay hanggang sa ako'y nagka-bakery. Meron pang isang magpantay na naging konsehal ng Makati. And they are both product of the bakery industry. Now, in this case, napakarami na papag-aral ng industriya na magtitinapay. At napakarami pang papapag-aralin ito sa buong bansa kung ito'y magkakaroon ng kaayusan. At higit sa lahat, kaya nitong ayusin ang ekonomiya ng ating maliliit na magsasaka. At kaya nitong resolbahin ang problema ng 70% magtitinapay to whom it is the community bakery. Ito po, ganito karami ang mga community bakers na aalis. Bubunutan mo sila ng tini, lalagyan mo sila ng direksyon sa pamamagitan po ng pagsasaayos ng bakery. At sa pagsasaayos na ito, naniniwala ko, kayang ma-revive ang pandesal making. To which, bakit pa gustong-gusto kong mabuhay, lumakas ang industriya ng pagtitinapay, magkaroon ng direksyon at magkaroon ng tamang paraan ng pagbebenta, tamang paraan ng paggagawa, tamang magkaroon tayo ng nutrition packs galing sa FNRI, magkaroon tayo ng monitoring galing sa Department of Health, Food and Drug. Bakit pa gusto ko ang ganito? Para may pagmalaki natin sa mundo. This is pandesal, a product of the Filipino. A Filipino pandesal which is being called in other parts of the country, in other parts of the world as Asian bread. Sir Chito, kung madadala yung agrikultura ng Pilipino, mapapagaya tayo sa French bread. Oo. O sa French baguette. Sisikat ang Pilipino sa mundo. Yes. Ito, Konsehal Lep,
ilaban mo ang legislasyon mo na ang kwenka ay maging home of the beggars. Bakit? Para naman kahit papano sa aming mga puso at damdamin, madama namin na kami isang tunay na panaderong kwenka nyo, tunay na panaderong Batangay nyo na pwedeng ipagmalaki, hindi lamang sa bansa, kundi sa mundo. Wow. Sir Chito, naalarma ako dito sa sinasabi mong ang community bakery ay parang animo sunset industry na, dahil nga yung dating 1,000 mahigit ay naging 200 na lang. Tama po ba ako? Just want to clarify. Parang ganun, Ma'am Kat, eh. Alam mo, mahirap kuminsang tanggapin ang katotohanan dahil ito'y masakit sa damdamin at nagiging timo sa kaisipan. Pero that's why I was asking Batangas State University, gawa naman po kayo ng research at ako'y handang makipagtulungan. Isang research group po ang inyong buuin para itong pandesal making at industriya na magtitinapay na Batangay nyo ay malagyan na po natin ang direksyon. Sana maumpisan na natin BSU itong ating proyektong ito. Handa po akong makipagtulungan. At sana tumulong ang bayan ng Cuenca, lalo na po ang aming mayor na panadero din naman po. At sana, panalangin ko, bindisyonan po kami ng gobernador ng Batangas sa research group po ito na hinihingi ko sa BSU. Nako, maganda siguro, hingin ko ang iyong panawagan unang-una sa mga iba't ibang ahensya ng pamahalaan bilang spokesperson po ng inyong federasyon, ng Bakers Association, Sir Chito. Sana po madinig din nyo aming pinag-usapan ni Mancat ngayong hapon ito. Yung po DOST, Penaray, yung Department of Trade, DA, lalo na po ang Philippine Coconut Authority, kaganda-ganda po ng pandesal na may coconut o coco pandesal. Sa ating pong DepEd, yung pong Nutriban, bigyan nyo po ng konting halaga at pansin ang mga community bakery na magkaroon ng Nutriban project para po naman kami makabahagi dyan. Sa lahat ng ahensya ng pamahala na bubuo, tulungan nyo po kami, lalo na po ang opisina ng ating Pangulo, ang ating pong Congress and Senate, lalo na po itong bayan ng Cuenca. Tingnan po ninyo at gumawa po kayo ng batas para sa industriya ng pagtitinapay. Maraming salamat po. Sir Chito, bago kita tuluyang bitawan, gusto kong magbigay ka rin ng mensahe sa kapwa mo panadero, lalo na sa mga nagmula o kung wala man sila ngayon sa Cuenca, Batangas at nasa iba't ibang panig ng ating bansa. Mensahe po para sa kanila. Alam mo, natutuwa ako sa katulad ni Konsehal Leo Magpantay ng Makati, sa kay Mayor Alex Magpantay na naging mayor, kay Fiscal Pumia na naging mayor ng Cuenca, sa lahat ng naging mayor ng Cuenca. Kwantua po ako nang mula sa pagbe-bakery, nabot ko po yan. Sana po yung ibang magpapandesal na ngayon ay nagkakaroon ng hirap at pagod sa pakikihamok sa panahon ng hirap ng ekonomiya, gawin po yung inspirasyon ng mga taong ito na aking binanggit para po natin malusutan ito pong hirap ng buhay sa industriya ng pagtitinapay. Sir Chito, isa pang pahabol na katanungan, meron lang po tayong mga nagkomento at nag-text sa atin. Tinatanong po kayo kung nagkakaroon ba kayo ng meron bang epekto raw sa inyo ang patuloy na pagtaas ng halaga po ng kuryente, langis at iba pang agricultural products bilang isang may-ari po ng panaderya? Nasaktan kami nung isang taon sa sibuyas, Ma'am Kat, ah. Alam mo, ginagamit namin ito sa chicken pie, ito sa aming mga hotdog na may sibuyas. Ang utilities, ilaw, tubig. Ang community bakery po, ang practices nito, pinakakain ng aming mga panadero. Pakain po ito. Pagtaas po ng mga bigas, pang-ulam, katulad ng manok, karneng baboy, isda, apektado po ang maliit na bakery. Apektado po kami sa OPEX na tinatawag. Kaya po naman, unawain ninyo kung nagkakaroon po ng kaunting pagbabago kuminsan sa presyo ng tinapay. Ang
mamimili po naman ng tinapay, napakadaling makaunawa. Lalo na kapag tinulungan kami ng mga kaibigan natin sa media, nagkakaroon po kami ng information campaign. Sana po tulungan kami ng gobyerno. Ito yung aking hiling. Ano po bang ahensya ng gobyerno ang pwedeng tumulong sa bakery industry sa aming mga pangarap para kami ay manatili sa 2024, 2025, 2026, 2050? Ano po bang ahensya ng gobyerno kaya ang pwedeng sa aming makabinig at tumulong? Yung po lang ang aking tanong. Salamat. Alam mo, Sir Chito, nararamdaman ko yung bigat ng dala-dala ng mga kapwa mo panadero, no? Sa'yo pa lang makikita mo yung conviction kung paanong nahihirapan kayo sa mga utilities. Hindi lang utilities, kundi syempre mga operational expenses para magpatuloy na nakatayo ang inyong bakery, patuloy na mag-operate, diba? Pero sana nga po ay mapakinggan kayo at maging daan po ang boses ng magsasaka sa inyong panawagan. At sa aking pong personal na kakayahan po, hagila po ako ng paraan, Sir Chito, na magkaroon po matulungan kayo ng iba't ibang ahensya po ng ating pamahalaan. At sana po ay maging bukas po ang inyong telepono anytime. Dahil pipilitin ko po na kung hindi man po magkaroon po tayo ng pag-uusap o interview sa boses ng magsasaka sa pagitan po ng mga ahensya na pwede pong tumulong sa mga panaderong katulad ninyo. Kasi sigurado po ako sa mga umuusbong po ngayon na mga datos na inilalabas nila, malaki ang magagawa ng panadero o ng mga bakery, community bakery, sa lahat po ng ating lugar sa bansa. Kasi kayo po kasi ang diretsong nandyan sa harap nila, walking distance lang na pwedeng puntahan, na kaya ng bulsa nila. Kung hindi man nila kaya yung ibang uri ng pagkain, at least kung ang inyong tinapay ay meron ng natural na nutrisyon na makukuha, sigurado ko isa kayo sa magiging sagot sa problemang malnutrisyon, hindi lamang ng ating mga kabataan, kundi maging ng kagutuman ng maraming sambayan ng Pilipino, Sir Chito. Ako, ramdam ko po kayo at thank you so much. Kinikilabutan ako. Kinikilabutan ako dahil, sorry. Thank you, Kat. Thank you. Marami po kasi talaga na mga Pilipino ngayon, sana maramdaman ng ating mga opisyal po ng pamahalaan na sana yung kanilang posisyon, yung kanilang mga pondo, gamitin nila ng tama. Sana po makita nila yung mga sektor na mahalaga na katulad po ng sektor min ninyo. Kasi hindi po yan kaya ng bastang parang dole out lang. Ako po, personal po ito. Wala po akong ibang ano. Basta ako po nakikita bilang isang nanay, isang lola, isang karaniwang Pilipino po. Nagkataon lang na isang mamamahayag po ako. Pero hindi po ako bulag sa nangyayari. Sana po maramdaman nung ating mga kababayan, nung ating mga opisyal ng pamahalaan, natignan yung kapakanan ng taong bayan kesa sa interes ng kanilang mga bulsa at interes na maging mabango sila sa mga tinatawag nating mas mayaman. Sana mas katigan ninyo yung mga community bakery na katulad po ni Sir Chito Chavez. Kung makikita nyo lang po sa baba, kung makikita nyo lang yung mga komunidad na marami pong nagugutom at marami pong namamatay, alam nyo po, sa totoo lang, Sir Chito, ang mga mamamayang Pilipino, bakit nagkakasakit? Bakit bumabagsak ang immune system? Naguugat po yan sa malnutrition.
kung nalilipasan ka ng gutom dahil nagtitipid ka dahil kailangan mong makabayad ng kuryente, sa mahal na kuryente at tubig, titiisin mong magutom ng 1,000. Diba? That's a reality. At dahil minsan hirap sa sabi na nating pamasahe at hindi angkop yung trabaho na ginagawa nila. Minsan talagang nagtitipid sila at pikit mata kahit nakapagtapos sila, mas mababang posisyon o ibang klase ng trabaho ang kanilang ginagawa. Na nasasacrifice hindi lamang ang dignidad niya bilang isang tao, bilang isang Pilipino, kundi nasisira din ang pamilyang Pilipino. Sana ang mga opisyal ng pamahalaan natin ganun tumingin. At isipin ninyo, eto lang po ah, mag-isip kayo bakit mahal ang mga agricultural products, bakit mahal ang mga pagkain na binibili ng mga Pilipino sa mga palengke. Kayo may pera, you are provided by Filipino from our taxes, galing sa amin yan. Gasolina ninyo, sasakyan ninyo, sahod ninyo. Isipin ninyo, mahiya naman kayo. Sorry. Pero lumabas yung galit ko, Sir Chito, eh. Dahil habang ang sambayan ng Pilipino nagugutom, nahihirapan, ang mga sektor na katulad ninyo, nahihirapan at nagpipilit na nakatayo. Sila namamayagpag sila at wala silang pakialam, wala silang pakiramdam na nahihirapan ang sambayan ng Pilipino. This time, kung hindi nyo kayang gumawa ng mabuti para sa sambayan ng Pilipino, umalis kayo. Ibigay nyo yan sa tamang tao, sa tamang opisyal. For God's sake, yung mga katulad ni Sir Chito Chavez, tulungan ninyo. Kasi nandiyan ang pagbuhay ng ekonomiya sa baba. Huwag nyo lang po tignan yung mga dambuhala at naglalakihang anlalaki ng kanilang mga puhunan, mga investment na halos kainin na nila yung mga community bakeries natin. Nakakaligtaan nyo po saan ba sila nang galing. Hindi ba galing sila sa mga komunidad na katulad po ng bayan po ng Cuenca at katulad po ng iba pang komunidad dito sa atin. Gamitin po natin ang ating posisyon na pinagkaloob sa inyo sa tama. Yun lang po ang panawagan at magsilbing boses po ng ating mga magsasaka at sa sektor po ng mga panadero katulad po ni Sir Chito Chavez. Sir Chito, thank you so much at nawa ay maging daan ito para mapakinggan ka ng mga opisyal ng ating pamahalaan. Sa sarili ko pong pamamaraan, pangako ko po sa inyo, gagawa po ako ng paraan na maramdaman at makita po nila ang kahalagahan po ninyo at para matulungan po nila kayo sa anumang paraan na kaya po nila kayong tulungan, Sir Chito. Thank you so much po sa oras. Salamat po, Ma'am Kat, at maraming salamat po sa buong crew at ista po ninyo muli. Paligayang Pasko. Thank you so much. Okay, inyo pong napanood ang ating pong mag-eating at napakasipag po na panauhin walang iba kundi si Ginoong Chito B. Chavez, ang dating Vice President at Spokesman po ng Philippine Federation of Bakers Association Incorporated. Well, napakabilis po ng oras at isang oras na naman po ang nakalipas, pero katulad po ng layunin ng palatuntunang ito, patuloy po kaming magiging boses ng magsasaka. Pero tandaan po natin, batay sa saligang batas ng Pilipinas ng 1987, Article 2, Section 9, na dapat itaguyod ng Estado ang makatwiran at dinamikong kaayusang panlipunan na titiyak sa kasaganaan at kasarinlan ng bansa at magpapalaya sa sambayanan laban sa kahirapan sa pamamagitan ng mga patakarang nagtatakda ng sapat na mga lingkurang panlipunan. Nagtataguyod ng pagkakataon na makapaghanap buhay ang lahat, umaangat na standard ng pamumuhay at ng lalong mainam na uri ng buhay para sa lahat.
Muli na naman pong magpipinid ang aming palatuntunang boses ng magsasaka. Naway magsilbing gabay at tulong ang mga kaalaman at impormasyong narinig at nag-iwan sa inyo ng pangmatagalang kakintalan. Sama-sama po tayong manindigan sa katotohanan ng hindi tuluyang mawasak ang ating lipunan. Cathy Cruz po, ang inyong nakasama sa nakalipas na isang oras. Sa ngalan po ng pamunuan ng Katipunan Channel, na kagapay nating technical staff na si Ver Archibido, gayon din po sa ating mahusay na panauhin na nakapanayam natin ngayong hapon, si Ginoong Chito Chavez, kami po ay pansamantalang nagpapaalam at nagpapasalamat na sinamahan ninyo kami. Dito pa rin, sa Boses ng Magsasaka. Hanggang sa susunod na pagtatanghal. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang tinig ng magsasaka ay maririnig na, laban sa kahirapan, panlipunang katarungan. Angat ang kabuhayan, ahon sa kinabukasan, magsasaka, magkaisa. Angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. Angat ahon, mga magsasaka. Matapat na pamamahala ang ating adhikain, pag-angat at pag-ahon sa bayan nating tugon. Inain ang kakayahan, iangat ang kabuhayan, uring magsasaka tayo ay umahon na. Angat ahon, mga magsasaka. Angat ahon, bawat isa'y magsama-sama. Angat ahon, isa'y magsama-sama. Angat ahon, magsasaka. 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 Make weekends and holidays count by bonding with family and friends. At Hillspa Resort, we can make that happen for you. Rest, relax, and have fun in a natural setting with so much greenery around you. Hillspa Resort boasts of 3 large and clear pools, 3 spacious function halls, and several clean and cozy rooms for a memorable and enjoyable overnight stay. Our various facilities can cater to various budgets. Hillspa Resort is located in Barangay Lalakay, Los Baños, Laguna. Why not check us out for that overdue bonding activity with family and friends? For inquiries, please call Joey at 0932-624-2019. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Narito ang mga patotoo ng ating mga kababayan na natulungan ng Immune Advance.
Ako po si Ronald Advincula na taga Santa Rosa, Nueva Ecija. Security guard. Simula po nung nasubuhan ko itong Immune Advance, naging mahimbing po yung aking pagtulog at yung aking appetite po. Lumakas po ako sa pagkain. Kung ganun pa gaya nung dati na talagang nalalambot po ako nung hindi ko pa po nainom itong food supplement nito. Start po nung nainom ko ito, lumakas po. Saka yung resistensya ko po medyo nagkaroon po ng energetic. Dito po sa food supplement ng Immune Advance, maganda po talaga. Salamat Immune Advance. Ako si Yoli Mabasa, senior citizen, retired banker ng Ilagan, Isabela. Alam nyo, dati ang nararamdaman ko, nagpapalpitate ako. Sinubukan ko yung Immune Advance, aba, nawala na yung palpitation ko. Gumaan pa ang pakiramdam ko. At saka simula noon, tuwing umiinom ako, naku, ang sarap na ng tulog ko. Salamat Immune Advance, mabuti na lang na-discover kita. Thank you. Shop ni Lolita Daban, 46 years old, taga Kutog Grande de Mercedes, Isabela. Dati-dati na regatan nak nga maturog tata nagimas mit iturog kon. Agyaman nak mit detang intid da kanyak Immune Advance. Padasin nyo Immune Advance na laing sobrat na itulong na tibagit. Thank you. Ni Bubutbak Pipianyos, taga District 1, Benito Sullivan, Isabela. Manipo di nagtumarak, iti Immune Advance, talaga mariknak, iti bagik nga mayat. Mayat tipan naturog ko, kain pumiksa akpay. Idi gamin, adda iti rabiing, adya makaturturog. Ngumi di nagtumarak, iti Immune Advance, isumutan si mayat tipan naturog ko. Sungano kayat yung mayat tipan pumiksa, kain mayat tipan naturog na, agtumar kayo, iti Immune Advance, awan ti scientific na, tunay nga organic. Bata po ako, may asma po ako. Tapos ko, nung simulan ko po uminom po ng products ko ng Immune Advance, ay naging mabuti po yung aking katawan. And nakatulog po ako ng maayos. And nawawala po yung hika ko po. Kaya po sa mga kagaya ko po na may asma, Immune Advance na lang po yung inumin nyo. Ako nga po pala si Katie Pitchy Talagsag, 19 taon na gulang, nakatira sa Payatas. Ito pong Immune Advance, nagtataglay po ito ng malunggay, Lagun D, vitamin C, and zinc na nakakabuti sa ating immune system. Lagun D! Tiwala ako! Immune Advance, alagang totoo, alagang natural, mabibili sa Lazada, Shopee, at sa inyong mga suking parmasya, sa mga drugstore, sa inyong mga lugar. Araw-araw ang digmaan. Umaga't gabi, sumasabak sa laban. Dapat protektado ka outside at inside. Immune Advance contains 4 active ingredients gaya ng lagundi, malunggay, non-acidic vitamin C at zinc. Tulong pampatibay resistensya para tulong proteksyon. Isama pa ang proper diet at exercise. Para katawan ay handa, Immune Advance helps support a healthy immune system. Immune Advance ang sandata. No approved therapeutic claims. Ang Immune Advance ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Available in Shopee, Lazada, and other leading drugstores. Inyong napakinggan ang palatuntunang Boses ng Magsasaka, programa sa radyo para sa magsasakang Pilipino. Boses ng Magsasaka, iniandog sa inyo ng tunay na magsasakang si Ka Silver Bonto kasama si Cathy Cruz. Hanggang sa susunod na pagtatanghal ng Boses ng Magsasaka.